Hello Church! Sunday na ulit and we're excited na makasama kayo ulit ngayong Sunday at Home. And if you're watching Sunday at Home for the first time or ngayon nyo lang nalaman, ngayon nyo lang natagpuan yung New Hope, please don't feel like others kayo. You're welcome here and we love it na you're joining us ngayong Sunday. Well, anyway, andito tayo para makilala si Lord at aralin ang salita niya na ihatid sa atin mamaya ni Pastor Chino. Pero bago yun, makita muna natin si Lord. So, be ready and let's worship God. Inaanyayahan ko po kayo na pumunta po kayo sa pwesto na kung saan po kayo komportable at samahan niyo po kami umawit at magpuri sa ating Panginoon Jesus. Ating pong awitin, kami katagpuan. Thank you.
Nagpapabaya sa atin, no? Sa ating pagbibigay po sa Panginoon ngayon, alalahanin natin na aware si Lord sa ating sitwasyon ngayon at even yung financial status ng bawat isa sa atin ay alam ng Panginoon, kaya alam rin niya na may iba't iba tayong amount of offering na maibibigay ngayong mga panahong ito. So, good news po na hindi po tayo required na magbigay ng 100% ng ating kita o ng lahat ng ating pera o lahat ng ating ipon. Hindi po tayo pinipilit ng New Hope para ibigay yun. Pero nakadepende po yun sa atin kung tinutuwid natin yung sarili natin na mga mananampalataya. Alam po natin na sinasabi po sa Biblia na ibigay natin yung ating ikapu sa Panginoon. And nakadepende na po yun sa atin kung gusto nyo po na magbigay ng lagpas sa 10% ninyo, gusto nyo ng 20%, nakadepende po yun sa decision ninyo at hindi po namin kayo pinipilit. Si Lord po ay na-appreciate yung anong effort na meron tayo, yung love and faith natin as we give. So, lagi po nating tatandaan na ang Diyos po ay kakaiba tumingin, kakaiba sumukat, kakaiba rin po siya magbigay ng mga blessings sa atin because He is our good God. So, let's give our best offering po kay Lord. And if you want to give po, you just send us a message dun sa FB page ng New Hope Christian Fellowship. Yung may New Hope po and may violet na color dun sa picture, send us a message and para ma-arrange po natin kung paano po ninyo maibibigay yung offering ninyo sa amin. So, yung mga offering po natin ay gagamitin natin sa mga ministries natin patuloy ngayon, katulad na lamang po sa Kids Hope, ganun din po sa mga relief operations and feeding programs natin ngayon. So, pray po tayo sa Panginoon. Lord, salamat that you are
a good God sa amin, Panginoon, nagpo-provide ka sa amin. So we pray, Lord, na mabless ka namin sa aming offering, Panginoon. Tulungan mo kami na maging tapat sa iyo, patuloy na magtiwala sa iyo. Salamat po, in Jesus' name, amen. So, ayun po, may God bless you. Amen. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Kamusta po kayo? Linggo na naman, napakabilis ng araw, napakabilis ng panahon. Ito na naman tayo, excited mag-worship at magpuri sa ating Panginoon. Lagi kong sinasabi pag humaharap ako sa inyo, napakaswerte natin. Napakaswerte natin dahil sa libo-libong taong o libo-libong churches na nag-gather ng service ngayong araw na to. Isa tayo sa nagpuri at sumamba sa ating Panginoon. Kahit ganun pa rin, naka-lockdown pa rin tayo sa ating kanya-kanyang mga bahay. But still po, napakabuti ng ating Panginoon. Never siyang nagkulang. Yes, never siyang nagkulang. He is our Jehovah Jireh, our great provider. Ayun po, ready na po ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Paano mo masasabing kilala mo na ang isang tao? Pag matagal mo na ba siyang kakilala? Pag alam mo na yung lahat sa kanya? Pag alam mo na lahat ng sekreto niya? Or nagtitiwala ka na sa kanya? Minsan yung pagtitiwala ang hirap ibigay. Ang hirap agad-agad magtiwala sa isang tao. Lalo na't hindi ka naman masyadong naniniwala sa kanyang kakayahan or natatakot ka na yung mga expectation mo sa kanya ay hindi, yung mga inaasahan mo ay hindi niya mapupunan or hindi niya maibigay. Pero yung pagtitiwala po, it's a choice po yan. Diba? Kahit matagal mo nakakilala yung isang tao or natatakot ka pa rin magtiwala sa kanya, it's a choice kung piliin mong magtiwala sa kanya. Sa ating Panginoon, gaano mo na ba kilala ang ating Panginoon? O paano mo masasabi na kilala mo na siya? Kung may mga Bible po kayo, makibukas po kayo sa akin sa book ng Mark chapter 6 verse 45 to 52. Sabi po dito, pinasakay agad ni Jesus ang mga disciples sa bangka at pinauna sila sa Bethsaida, nasa kabilang side ng lake ng Galilee. Nagpaiwan si Jesus at pinauwi niya ang mga tao. After niyang magpaalam sa mga tao, umakyat siya sa bundok para magpray. Nung gabi na, mag-isa lang si Jesus sa pampang habang nasa gitna ng lake ang bangkang sinasakyan ng mga disciples. Nakita ni Jesus na sobrang nahirapang magsagwan ang mga disciples dahil kontra ang hangin sa kanila. Nung madaling araw na, lumapit si Jesus sa kanila, naglalakad siya sa ibabaw ng tubig at halos lampasan niya ang bangka. Nang makita ng mga disciples na naglalakad si Jesus sa tubig, nagsigawan sila sa takot, akala kasi nila multo ito, multo siya. Takot na takot sila nang makita siya, kaya nagsalita agad si Jesus, "Huwag kayong matakot, ako to, lakasan nyo ang loob nyo." Sumabay siya sa bangka at tumigil ang malakas na hangin. Sabra silang namangha sa nangyari, hindi pa rin nila maintindihan ang ibig sabihin ng pagpapakain ni Jesus sa 5,000 kasi hindi pa ito abot ng isip nila. Let us pray po. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit ng mga pangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat God sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat Lord sa panibagong linggo na iyong binigay sa amin, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral na iyong salita. Lumapit ka, Panginoon. Samahan mo kami, Lord, sa puso at isip namin, Panginoon. Ikaw yung maitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa bahala niyo, Jesus. Amen. Gaano ba natin kakilala ang Diyos? O paano natin masasabing kilala na natin siya? When we know God. Upang mas maintindihan natin yung context nito, balikan natin yung mga ginagawa ni Jesus kasama ang kanyang mga disciples. So Jesus performs many miracles kasama nga ang kanyang mga disciples. Nagpagaling ng mga may sakit, nagka-cast out ng mga demon possessed, at dinagsa sila ng maraming tao. Sinundan sila ng mga tao hanggang gumabi na.
at gutom na ang mga ito. Naawa si Jesus sa kanila at pinakain sila. Sabi dito sa 35, nung magagabi na, nilapitan si Jesus na mga disciples niya, saka sinabi, gumagabi na po at liblib na ang lugar na ito. Wala na po tayong mabibilihan ng pagkain dito. Pwede po bang alisin niyo na ang mga tao para makabili sila ng pagkain nila sa mga kalapit na bukid at bayan? Sumagot si Jesus, bigyan niyo sila ng pagkain. Nagtatanong ang mga disciples, gusto niyo po bang bumili kami ng tinapay sa halagang 200 silver coins para mapakain silang lahat? Sinabi ni Jesus sa kanila, tingnan niyo kung ilang tinapay ang dala niyo. Nakita nila at sinabi nila kay Jesus, 5 tinapay lang po at 2 isda. Inutosan ni Jesus ang mga disciples na paupuin ang mga tao sa damuhan ng magkakagrupo. Kaya umupo ang mga ito, may ilang grupo na tig 100 na tao at iba naman ay tig 50. Tapos kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Tapos hinati niya ang tinapay at inabot sa mga disciples para ipamigay sa mga tao. Hinati din niya ang 2 isda para makakain silang lahat. After nilang kumain at nabusog, kinuha ng mga disciples ang mga natirang pagkain. Nakaipon sila ng 12 baskets na puno ng tirang tinapay at isda. Umabot sa 5,000 na lalaki ang nakakain. Pagkatapos noon, pinasakay agad ni Jesus ang kanyang mga disciples sa bangka at pinauna ang mga ito at habang pinapauwi ang mga tao. So, bakit kaya hinahayaan ni Jesus na pumunta ang kanyang mga tauhan na hindi siya kasama? O bakit kaya hinahayaan niya na sila lang ang pumunta doon? Kung isang leader si Jesus, or kung isang leader, masabi man nating irresponsible na leader siya dahil hinahayaan niya ang kanyang mga tao na mauna at hindi siya kasama. So, hindi dahil doon, hindi dahil si Jesus ay isang irresponsible na leader. Ginawa niya yun para i-test ang kanyang mga disciples kung kaya na ba nila. Kung marami ba silang natutunan from their previous experience with Jesus. So, hinayaan nilang pumunta doon ang kanyang mga tauhan at pumunta siya sa mountain para mag-pray. Nakita ni Jesus na sobrang mahirap ang nagsagwan ang mga disciples dahil kontra ang hangin sa kanila. Nung madaling araw na lumapit si Jesus sa kanila, naglalakad siya sa ibabaw ng tubig at halos lampasan na niya ang bangka. Nang makita ng mga disciples na naglalakad si Jesus sa tubig, nagsigawan sila sa takot. Akala kasi nila multo siya. Takot na takot sila nang makita siya, kaya nagsalita agad si Jesus, "Huwag kayong matakot, ako to. Lakasan niyo ang loob niyo." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang malakas na hangin. Sobra silang namangha sa nangyari. Hindi pa rin nila maintindihan ang ibig sabihin ng pagpapakain ni Jesus sa 5,000 kasi hindi pa ito abot ng isip nila. Hindi pa abot ng isip nila o hindi pa malalim ang pagkakakilala nila kay Jesus. So, ang dami na nilang pinagsamahan, ang dami na nilang mga miracle na ginagawa kasama si Jesus, pero hindi pa rin nila masyadong kilala o hindi pa malalim ang pagkakilala nila kay Jesus. Kaya nung dumating yung malakas na hangin, nung patawid sila papuntang Bethsaida, nahirapan sila. At nung nakita ni Jesus at naglalakad si Jesus, natakot sila dahil doon. So, dahil hindi pa masyadong malalim ang pagkakakilala nila kay Jesus, 'di ba? Ang dami na nilang pinagsamahan. Kung makikita natin yung mga previous verse nito, ang dami ng mga ginagawa ni Jesus na kasama sila, yun nga, nagpagaling ng mga may sakit, at binibigyan pa sila ng kapangyarihan ni Jesus para mag-cast out ng mga, magpalayas ng mga demonyo. Pero dahil sa kabila nun, hindi pa rin nila masyadong kilala si Jesus, kaya natakot sila. God allowed the storm in our life to test us if we know a lot of things about Him. Kung kilala na ba natin siya or kung gaano na ba natin siya kakilala. Every Sunday, naririnig natin siya, naririnig natin ang kanyang salita. Marami-rami na rin tayong alam about sa kanya.
lagi nating naririnig sa mga preaching ng pastor kung sino siya, kung sino si Jesus, kung sino yung ating Diyos. Alam natin kung ano yung purpose niya dito sa atin, kung paano siya namatay para sa atin, kung gaano niya tayo kamahal. Alam na natin yun. Alam na natin kung sino siya. Mayroon tayong, kung naalala ninyo yung team natin na Built on the Rock, di ba, ang dami nating series dun about sa kanya, about sa kung sino si Jesus, kung paano natin sundin ang kanyang salita, kung paano natin i-share ang kanyang salita at kung paano natin panghahawakan ang kanyang salita. Dahil doon, kung pinanghahawakan natin 'yon, kung yung pagkakilala natin sa kanya ay pinanghahawakan natin, kung kilala natin siya, when we know God, you will trust on Him. Nagtitiwala ka sa kanya dahil alam mo yung magagawa niya para sa'yo. Dahil alam mo na nandyan lang siya lagi sa'yo, dumaan ka man sa bagyo ng buhay mo. Minsan nagtataka tayo, bakit kaya inaalaw ng Diyos yung ganitong klaseng, yung ganitong pangyayari ngayon? Bakit kaya niya hinahayaan na ang tagal-tagal na, ang dami nang naapektuhan yung ganitong pangyayari? Or maybe there are times na nararamdaman natin na Jesus is not with us in the storm. Yung iba ngayon, hindi tayo para-parehas ng pinagdadaanan. Yung iba ngayon, nahihirapan. Yung iba, yung dating okay yung buhay nila, yung dating ipon nila, naubos na. Yung iba, dating kumpleto yung pamilya, kulang na. Dumaan sila sa gantong pagsubok ngayon. Minsan nararamdaman natin kung nasaan si Jesus sa storm na yun ng buhay natin ngayon. Maybe He just testing us kung kaya na ba natin, kung talagang nagtitiwala tayo sa Kanya. Maybe talagang sinusubok niya tayo kung hanggang saan ba tayo nagtitiwala sa Kanya, kung talagang kilala na ba talaga natin siya. Kung tumatanggap tayo ng mga pagpapala, dapat marunong din tayong tumanggap ng pagsubok. Dahil pagkatapos ng pagsubok na yon, alam natin na ibe-bless tayo ng Panginoon kung nalagpasan natin yon. Magtiwala tayo sa Panginoon dahil alam nating maaasahan siya. Diba sabi ko kanina, yung pagtitiwala, it's a choice. So piliin mo magtiwala sa Panginoon dahil alam mo, sa ngayong pagsubok ngayon, piliin mo magtiwala sa Panginoon dahil alam mo na hindi kanya bibiguin. Kung bibiguin ka ng tao sa Lord, kung pipiliin mo magtiwala sa kanya ngayon, maaasahan na mangyayari yung inaasahan mo sa kanya. Masasabi mong kilala mo ang Diyos kung nagtitiwala ka sa kanya sa kabila ng nangyayari ngayon sa atin. Hindi lang sapat na kilala natin siya, hindi lang sapat na marami tayong alam tungkol sa kanya. Nagtitiwala tayo sa kanya sa kabila ng mga nangyayari ngayon. Masasabi natin nagtitiwala tayo sa kanya. Masasabi natin kilala natin siya kung nagtitiwala tayo sa kanya. Sa panahon ngayon na naka-lockdown tayo or nasa bahay lang tayo, ito yung panahon na mas lumalim tayo sa ating Panginoon. Ito yung panahon na mas kilalanin natin siya. Dahil pagkatapos ng to, masasabi natin mas lumalalim yung relasyon natin sa Kanya dahil nagtiwala at nakilala natin siya. Yung mga disciples dati,
Hindi nila masyadong kilala si Jesus dahil hindi nila alam kung ano yung mission ni Jesus dito nung dati. Hindi nila alam kung ano yung purpose ni Jesus. Kaya hindi nila masyadong kilala si Jesus sa kabila ng lagi nilang kasama, sa kabila ng nakikita nilang maraming mga miracles na ginagawa si Jesus. Kaya hindi pa nila masyadong kilala si Jesus. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng to, alam natin na mas lumalim yung relationship natin sa Panginoon at dumaan man tayo sa paulit-ulit na pagsubok ng buhay natin, makayanan natin kasi mas kilala na natin ang ating Panginoon at mas magtitiwala tayo sa Kanya dahil kilala natin Siya, mas magtitiwala tayo sa Kanya. Let us pray po. Dakilang Diyos, maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil nandiyan ka lang, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na itong panahon to, Panginoon, samahan mo kami, Lord, na mas lumalim pa kami, Panginoon, sa iyong salita, Lord, at mas magtiwala pa kami sa iyo ng lubos, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ang lahat ay binabalik namin sa iyo, ang papulit pa salamat sa pangalan ng anyak na sa Jesus. Amen. Amen doon, Pastor. And Church, I hope na mas nakilala natin si Lord ngayong Sunday at home. Stay encouraged for the rest of the week. God bless you, stay at home, and see you next week.